imaginein mo, hindi mo alam, pag dinala ka na sa hotel, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo. Diba? Tapos makikipagtali ka, hindi mo namang gusto. Basta parang patay ka lang. Yun ang pinakamahirap. Psychologically, sa puso, napakahirap. Back in the 80s and early 90s, prostitution was the only means of survival for most women living in Olongapo City, Philippines. Situated near the U.S. Naval Base Subic Bay, the Red Light District strived to meet the high demand of American soldiers. On this episode of Can Ask Me, we speak to three ladies about how and why they were forced to prostitute themselves in the past. Gagawin mo ba ang lahat para sa pera? Para sa akin, maaari, gagawin ko talaga kasi nag-isa lang kasi ako sa buhay ko, diba? So, parang kailangan ko talaga maghanap buhay. Kasi hindi ako mabubuhay kung hindi ako magkakapera, diba? Kasi hindi ako pwedeng mangutang, walang magpapautang sa akin eh. Hindi man ako pwedeng manghingi, walang magbibigay sa akin. O, paano? Bata pa lang kasi ako, wala kasi akong magulang, diba? Mag-isa lang ako, so ampon lang ako. Sabi nung nanay ko nung malita ko eh, sige, pag ayaw niyong alagaan niyang anak ko, sabi niya doon sa ate ko na nag-alaga sa akin, itapon mo na lang yan sa basura, sabi niya. Diba? Kaya, siyempre, nalalaman ko rin yun. Sabi ko, lo, grabe naman yung nanay ko, ganun pa ako. Pag marami ka ng anak, mas gagawin mo ang lahat. May asawa na ako, nagtatrabaho pa ako sa bar. Okay lang sa kanya, siyempre, ako naghanap buhay. Diba? Okay lang din man niya katawad eh. Breastfeeding pa ako noon. So pag uwi, may baon akong pang-pump. Yung pa-pump ako sa trabaho. Tapos, bago ako umalis, magpa-pump muna ako sa aling ko sa bote. Yung kapatid ko talaga yung nagpasok sa akin sa prostitution. Dahil sa kahirapan namin, gusto niyang makapag-asawa ako ng Amerikano dahil sabi niya, ito yung parang sasagot sa aming kahirapan. Napilitan na ako magtrabaho kasi yung mga anak ko bubuhayin ko. Yung panahon kasi nung mga nung sa Amerikano, kumikita lang kami pag may barko. Pag may carrier, madaming kano, siyempre kikita talaga. Tsaka kasi ang daming bars dito. 500 bars ang nandito sa Olongapo noon. Tapos ang mga babaeng nagtatrabaho ay 6,000. Siguro sa isang araw, kikita kami ng 2,000-3,000. Kaya, hindi gaano talaga. Nangupahan ako para sa kanila, pati sa mga anak ko. May sarili akong bahay na inupahan din. Dahil ayoko makita ng parents ko, ayoko rin makita ng mga anak ko na nagdadala ako ng customer doon sa bahay, na iba-ibang customer. Nandidiri ka ba sa sarili mo? Hindi naman. Hindi talaga. Kasi, so habang nagtatrabaho ako sa bar, ang iniisip ko yung may uwi ako. Kung ano yung iuwi ko. Pag ngayon nagtatrabaho ko, ano iuwi ko sa pamilya ko? Hindi ko talaga iniisip yung sarili ko. Hindi naman ako nandidiri sa sarili ko. Kasi iniisip ko lang na ginagawa ko ito dahil gusto kong mabuhay. Napakahirap tanggapin sa sarili na iba't ibang lalaki yung mga nagiging kaniig mo, yung mga ganun. Pero hindi ko naisip yung pandidiri kasi parang pag nandiri na ako baka wala na akong respeto sa sarili ko. Siguro ang pinakamahirap na part sa kalagayan ng mga babae sa bar, yung binabastos. Kasi sampalin mo ko, saktan mo ko, pag mawawala yan eh. Pero yung salita mo na pangit, na pambabastos sa akin, nandito yan. So, parang karayom yan eh, di ba? Once na ang puso mo, tinutusok ng karayom, pag ano, mabubutas yan eh. Pag nilalabas ako ng client, ang ginagawa ko, nagpapakalasing ako.
yung hindi ko na siya kilala. Kasi pag lasing ka na, blurry din eh. Di ba? So yung lasing na ako, wala na. Pagdating ng tulog na ako, bala ka dyan. Diba? Ganon. Wala naman, hid na ako eh. Paano ba na naging na-treat yun? Peers lang din ako. Tinisit yung mga Pilipino. May mga Amerikanong tinitreat ng mabuti, pero may mga Amerikanong hindi tinitreat yung mga babae. One time kasi, dahil parang ang treat nila is nambabasto sila, tinanong ko sa kanila, ano ba yung nagustuhan nyo sa Pilipinas? Bakit nandito kayo palagi, dito kayo nagano, tapos nagbabayad kayo ng bar fine? Ang sabi ng kano, ang Pilipina daw ay mura, cheap. Ang mga Pilipina daw is little brown packing machine. Tsaka yung ano, pastos ba? Sabay ganun. Yung ano, yung di ba, yung karamihan sabi, eh, na, gustong magpa-blowjob. Di ba? Sabi ko, ang bibig ko ay para sa pagkain, hindi para sa dick mo. Nagalit yung kano. Tapos sabi niya, I will go to the management to get the bar fine. Sabi ko, go ahead. Sabi ko, kasi bakit? Hindi ko alam yun eh. Hindi ko ginagawa. Hindi porket nagtatrabaho kami, ganun ang kabastos yung gagawin sa amin. Sabi ko nga eh, hindi ko naranasan yung sinasabing orgasm. Hanggang huminto ako ay hindi ko naranasan yung ganun. Imaginin mo, ay hindi mo alam, pag dinala ka na sa hotel, hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa'yo, di ba? Tapos makikipagtali ka, hindi mo naman gusto. Basta parang patay ka lang na ano. Kasi yung mga foreigner kasi, basta na, nakarao sila, good na sa kanila, parang ganun. Yun ang pinakamahirap. Psychologically, sa puso, napakahirap. Natago mo ba ang nakaraan mong buhay sa mga anak mo? Hindi. Never. Wala akong tinago sa mga anak ko. Kasi, yung experience ko sa nanay ko, sabi ko, hindi ko paparana sa mga anak ko. Yung mother ko, kung pwede ko lang siyang palitan, pinalitan ko na siya. Kasi, walang ina na magsusubo sa kapahamakan sa anak niya na ginawa niya sa akin. Sobra. Siya kasi yung nanay na kayang ibenta yung anak. Binenta niya ako sa Manila. Fourth years old. Dinala niya ako sa kasa. Buti yung parang kapatid-kapatid ng stepfather ko is nasa Manila. Ginawa ko, tinawag ko, siya ang nag-rescue sa akin. Hindi ko siya kaano-ano. Ni-rescue niya ako automatic. Paggabi na, nandun na siya. Sabi niya, hindi mo siya pwedeng kunin kasi nagbigay kami ng 500 sa nagdala. Ang ginawa nung ibang tao na yun, hindi ko siya kaano-ano talaga. Binayaran niya yung 500. Kinuha niya ako. Pero nagpapadala ako sa mother ko. Kasi dahil sa kapatid ko, hindi para sa kanya, never siyang nag-sorry. Hanggang ngayon nga eh, di ba? May space. Napakalaki na space. Hinihintay ko lang siya. Kasi wala naman akong kasalanan sa kanya eh. Siyang malaking kasalanan sa akin. Hindi ko na siya mahal bilang nanay, pero nire-respeto ko siya dahil siya ang bumuhay sa mundo. Hindi. Sabi ko nga, nalaman, yung in-interview ako sa magpakailanman, ayaw manood ng anak ko, yung panganay kong anak. Noon sinabi nung mga kapitbahay namin sa kanya na, uy, ang ano pala ng mama mo, ang galing-galing pala, yung mga ganon. Parang nagbago na yung ano niya. Yung kapatid ko, hindi talaga siya humingi ng sorry. Pero hindi ko naman siya sinisisi talaga. Na ano.
Pero yun nga, may mga pagkakataon na napanood ko yung ano, parang in-interview kami ng BBC. Yung parang kwento niya sa BBC na may kapatid akong pinasok sa bar, ganito, ganito. Nung nalaman ko na lang, nung napanood ko yung documentary film, parang hindi siya humingi ng sorry sa akin, pero parang doon sa palabas. Siguro hindi niya masabi sa akin ang harapan. Nakapagdulot pa ba ng kasiyahan sa'yo ang sex? Komporme. Kaya nga hiniwalayan ko itong huli kong asawa. Kasi parang hindi niya ako nire-respeto. Ayoko nung maraming parang hindi binababoy. Parang na, tumatakbo agad sa akin, binabastos ako nito, binababoy ako nito. Nung huminto ako at nagkaroon ng boyfriend, doon ko naranasan. Na, oh, ganito pala ang ano, masaya o oh, kasiyahan, di ba? Sa katawan, di ba? Yung orgasm. Mm-hmm. Nung nagtrabaho ako sa bar, di ba, ang sabi ko nga is, hindi ako masaya. Hindi ako naging masaya sa customer ng pagkikipagtalik. Pero, naranasan. Kaya nga sabi ko, wow, ganito pala. Diba? Sabi ko, ganito pala. Pag gusto mo at umibig ka at nasarapan ka, ganito pala. Hindi ko to naranasan nung nagtrabaho ako sa bar. Natuto na rin ako na pag gusto kong makipag-sex, sasabihin ko sa kanya. Kung ayaw niya, di ayoko, bibigyan ko siya ng respeto. Pag siya naman, kung ayaw ko, bibigyan niya rin ako ng respeto. Kumbaga, may dapat may respeto sa isa't isa. Kasi ang sex kasi dapat pareho kayo, di ba? Para maging ano, para makagawa, makalabas kayo ng orgasm, di ba? Ay. Sa tingin mo ba makakapag-move on ka na sa buhay? Ito nga yung problema ko, paano ako mag-move on? Namamablema nga ako sa sarili ko, di ba? Na para wala nang pagbabago. Parang ganito pa rin ang buhay ko. Mahirap kaya yung buhay na nag-iisa ka lang. Ayoko rin naman umuwi sa mga anak ko. Kasi pag nadudun ako, siyempre isipin mo, pabigat ka dun. Opo, talaga nag-iisa lang po ako sa buhay. Ayan, pamilya ko, buklod. Siyempre, kahit na sabihin mo na wala na kaming sahod doon, di na talagang volunteer lang naman talaga kami, ganyan. Pero siyempre, ginagawa ko pa rin yung obligasyon ko na bilang pamilya ko ng buklod. Lagi ako pumupunta sa bar, tapos ako yung nakikipagkilala sa mga babae. Kinakaibigan ko yung mga babae sa bar. Tapos yung sinasabi ko, nagtrabaho rin ako yung sa ganyan eh. Kasi pag sinabi mo sa kanila na nagtrabaho ka sa ganyan, para magkakaroon sila ng tiwala sa'yo na, ay, kakampirin pala natin to, alam natin yung ano nito, ganun. Move on na ako eh. Sabay niya na yun. Okay naman, hindi ko naman makakalimutan yung kwento ng buhay ko nung ako'y nagtatrabaho sa bar. Pero isa itong experience at aral mula sa akin. Kasi matagal ko nang pinapangarap talaga ng ano, na maalis sa prostitution. Palagi kong inaano. Nung binigyan ako ng pagkakataon na maging organizer ng buklod, sinunggabang ko na yun. Ang aking layunin ngayon ay makatulong sa kapwa ko kababaihan na nasa prostitution. Na sana in the future na maging katulad ko rin sila. Na wala na, umalis at taas noong pagmalaki, di ba? Kasi huwag mo itago. Masaya na po ba? Oo, masaya. Masayang masaya ako. Siyempre nakakatulong ako sa kapwa kababaihan. Nag-move on ako kasama yung mga anak ko. Move on ako, malakas ako pag kasama ko yung mga anak ko. Masaya na ako. Kasi gusto ko nang ilabas itong nasa loob ko yun. Gusto ko, walang chance na mailabas to, napakabigat. Walang nagtanong sa akin kung okay ako, walang nagtanong sa akin na, uy, ano bang masakit na pinagdaanan mo? Wala. Malaking tulong to sa healing process ko. Kasi this is the first time na
nailabas ko talaga to. First time talaga to. Simula na siguro ng pagiging okay ko. Marami pong salamat sa pakikinig ng aming kwento o panunood ng aming kwento. Si Joy, Brenda at ako ay bahagi ng Buklod Women Empowerment. At ang aming pong organization ay tumutulong sa mga kababaihan sa prostitution at mga nagtatrabaho sa bar o nagtatrabaho sa street. Ang aming pong gawain o programa ay ang pagbibigay ng pag-aaral, education, livelihood. Kung gusto po ninyong tumulong sa aming organization, puntahan niyo po ang Buklod Facebook at maraming pong salamat.